Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So sa araw na to, pag-usapan natin yung, actually araw-araw naman eh. Kasama natin dito si Chris Den Tomas. So magandang panahon sa iyo, Miss Chris Den. Ang pag-usapan natin ay lagi naman experience ko at yung mga taong nagkakaroon din ng experience sa BIR. Tinatawag ko ngayon itong ano eh, toy tools, ha? Mga laruan ng BIR. So bago tayo mag-start, ID muna ako. So, na-discover ko na meron na namang bagong sistema ang BIR para paikutin ang utak at ang kabuhayan ng mating maraming taxpayers. So, minarapat ko po na ipahayag sa inyo itong mga bagay na to. Now, ang una nating pag-uusapan ay yung tungkol ho sa Security and Exchange Commission General Information Sheet. Nakakatuwa eh. Okay? Ito po yung itsura ng General Information Sheet. Ayan. Pero ito po ay napakadelikadong dokumento kasi mapapansin nyo ho rito, yan po ay ninonotaryo, subscribe and sworn. At alam naman ho ninyo, pag ang dokumento po ay nakanotaryo, ayon ho sa batas natin, yan po ay true and correct. May presumption ng regularity, may presumption ng katotohanan. So ito ho yung isang tool ng BIR. Ha? Ito pong General Information Sheet. Nasabi ko na ho ito sa inyo eh. Pero pag-uusapan ho natin kung paano siya ginagamit ng BIR. Ang next tool ho ng BIR, ito pong tinatawag na naretype ko na lang po. Statement of Management Responsibility for Annual Income Tax Return and Financial Statement. Nasa RR ho yan ng BIR at lumabas ho yan ng 2010. Ayan, 2010. Ginagamit hinto ito ng BIR. So, hindi alam ng taxpayer, ano ba ang kabuluhan nito sa buhay nila? Ano ba ang kabuluhan ng general information sa buhay ng taxpayer? Sa totoo lang, wala namang kabuluhan sa buhay yan eh. Dagdag problema yan eh, dagdag alalahanin. So, ito ngayon ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng napakalaking problema. Ang kwento ko ho ito, totoong buhay, kwento ho ito ng isang pamilya na gusto lang hong maghanap buhay. Ginawa naman hong lahat para ho makakomply sa batas, pero dahil ho sa mga experience nila nung araw, walang alam, nakikialam lang doon sa ginagawa ng kanilang bookkeeper, sunod-sunuran sa sinasabi ng bookkeeper, sunod-sunuran sa sinasabi ng CPA, ganito na lang, makipag-negotiate tayo sa BIR. So for the past several decades, ganun ang ginagawa nila. Biglang huminto sila. Nung biglang huminto sila, wala naman pinagbago sa ginagawa nila eh. Kaya lang, biglang huminto. Anong biglang huminto? Biglang huminto na magkaroon ng hanap buhay ang mga BIR sa hindi mabuting paraan, yun. Ha? Kinasuhan sila ng mamaya papag-usapan natin. At ginamit ho ito. Unang ginamit ay General Information Sheet. Pangalawang ginamit ay itong Statement of Management Responsibility. At yung pangatlong ginamit ay yung Treasurer's Affidavit. So, wala ho ako ma-file ng Treasurer's Affidavit, kaya naghanap lang ako sa internet. So, ito po yung itsura ng Treasurer's Affidavit. I-type nyo lang ho, Treasurer's Affidavit, sang katutak na ho yung lalabas, katulad nito. So, ano ang, bakit ba naging toy ng BIR itong mga bagay na to? At saan ginamit? Okay, papakita ko ho sa inyo. Ito'y tunay na nangyari. Kaya gusto kong makita ninyo yung totoong dokumento. Ito ho yung dokumento. Ayan. Nakita nyo? General Information Sheet. Kinasuhan ho yung taxpayer sa ano po?
sa National Prosecution Service Investigation Data Form at matindi ho yung kasong tax evasion. Pag nakita nyo ho ito, yung Section 255, Laws Violated, isa lang ho ibig sabihin yan, kinakasuhan ho kayo ng tax evasion ng EIR. So, mag-ingat ho kayo. So, babalik ho ako. Paano naging toy ng BIR ngayon? Toys, tools. Itong tatlong binabanggit ko sa inyo. So, puntahan natin ho yung mga dokumentong sinasabi ko sa inyo. Mag-umpisa ho tayo sa SEC. Lalo ho, ito ho ay inaalay ko doon sa may mga korporasyon na pirma lang ng pirma. Hindi nyo naiintindihan yung pinipirma nyo rito. So, sabi dito, mga kaibigan ko, okay, meron ho ritong isang sinasabi na magpapahamak ho sa lahat ho ng tao. Ito po, nasa page 3 ng General Information Sheet. Ayan. Ang inahabol ho kasi ng BIR, itong portion na to. Kung nakikita ho ninyo yung aking cursor, may nakaturo ho yan dun sa column ng officer. Okay? Ang board of directors, hindi ho pwedeng habulin. Ang stockholder, pwedeng, hindi pwedeng habulin. Pero ang hinahabol ho kasi ay officer. So, dito, malalaman kasi ng BIR kung sino yung responsible doon ho sa tax evasion. Kasi hindi naman pwedeng ikulong ang corporation eh. Ang kinukulong yung mga may-ari, ay yung may mga opisyal ng kumpanya. Okay? Sino yung pumipirma doon sa mga dokumento ng company? Kahit na yung presidente, hindi pumipirma yan sa ano po, sa BIR form, kakasuhan pa rin. Okay? So, nandito yan. Sa linyang yan. So, yung mga susunod ho sa atin at magko-comment ho rito sa ating video na to na gusto nilang matutunan paano makaiwas yung kanilang mga kliyente, paano makaiwas yung kanilang sarili, kanilang negosyo, eh maituturo ko ho sa inyo, may sagot ho dyan na maiwasan ho natin na ma-pinpoint kayo ng mga BIR officials. Okay? Next po, pag-uusapan natin yung Statement of Management Responsibility. Ito po yan. Yan po yung content. So, later on, sasabihin ko sa inyo, paano natin maiwasan yan using the same content ng ano na yan, ng SMR para hindi ho kayo makasuhan. Ito ho kasi ang ginamit ng BIR dyan. Itong linyang to. Okay? So, pag kayo ho ay nandito pangalan ninyo, pumirma kayo dyan, manually signed, kahit anong posisyon nyo, sangkot na ho kayo sa tax evasion case. Ulitin ko, pag pumirma ho kayo ng Statement of Management Responsibility for Annual Income Tax Return, sangkot na ho kayo sa tax evasion case. At yung huli po, yung Treasurer's Affidavit, pag kayo po ay pumirma ng Treasurer's Affidavit, katulad ho nito, sangkot na ho kayo sa tax evasion case kahit hindi ho kayo ang may gawa ng inyong financial statement o ng inyong EIR forms. Ano yung kaso? Tingnan nyo, playtoy ngayon eh. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. So, mapapansin ninyo, willful failure to pay tax. Ayun, no? Palakihan ko. Certified true copies of SEC General Information Sheet, Treasurer's Affidavit, and Statement of Management Responsibility for Annual ITR showing the names of Chief Chairman, President, Chief Executive Officer, Vice President, Chief Financial Officer, and Director. Okay? Ito po yung mga hinahanap ng BIR. Eh, may iba naman director. Bakit itong director na to ang chinacharge? Yun ang tanong mo ngayon sa akin. Kasi yung director na yan ay corporate secretary. So, madaling salita.
Kung ikaw ay presidente ng company, kung ikaw ay treasurer, kung ikaw ay corporate secretary, maghanda-handa ka na. Kasi kayong tatlo o designation, walang kwenta yan eh. Kung ano, kahit sino man ang pangalan ng tao eh. Siyempre, iba-iba yung president, treasurer, at saka corporate secretary sa iba-ibang company. So, kung may mali yung korporasyon, yung tatlong tao na yun ang tatamaan. Okay? So, mag-ingat. Sinasabi ko, mag-ingat. So, sir, anong gagawin natin? Simple lang. Simple. Aayusin natin yung SEC General Information Sheet nyo. Wala kayong babayaran sa akin, sir. Libre yung susunod kong event. Magkakaroon lang tayo ng konting usapan paano nyo maa-acquire yung knowledge sa akin free of charge. Paano gagamitin ang SMR para hindi kayo magamit ng BIR sa tax evasion case? At ano ang content ng treasurer's affidavit? Dapat ba na meron tayong treasurer's affidavit? Yun ho ang sasagutin natin. Okay? So, ito ngayon ho yung ginagamit ng BIR para pasakitin ang mga may-ari ng company. Karamihan ng mga may-ari ng company dito sa Pilipinas ay mga pamipamilya. Imagine ninyo, sir, bossing, yung pamilya ninyo ay mai-involve ho rito sa ginagawa ng BIR. So, madali lang po, mga bossing ko, ang pwede nating ayusin dito is, bakit, teka muna, bakit hindi ako nag-a-appear dito sa aking, So, ang gagawin ho, ituturo ko sa inyo sa part 2 nito, mag-comment lang ho kayo, at ituturo ko paano hindi magagamit ng BIR ang SEC GIS para kayo ho ay habulin ang Statement of Management Responsibility for Annual Income Tax Return at saka ang Treasurer's Affidavit. Hindi ko ho pwedeng i-discuss dito kasi marami hong BIR na nanonood din ng video ko. So, yun lang po. Okay? Ang effect, sabi ko sa inyo, sabi ko sick effect isa lang effect tax evasion case. So, yun lang po. Marami pong salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later. I can't conceal it.